Yun! Hello po and magandang araw and welcome to our another video. For today's video, ang gagawin naman natin is alamin natin kung paano po ba mag-propagate ng Nepenthes through cuttings. Well, dalawa po yun. Isa is true stem cuttings, tapos yung isa naman is true basal cuttings. Pero huwag kayong mag-alala, magiging madali lang po yun. And few easy steps, kayang-kaya na natin mag-propagate ng Nepenthes through cuttings. So tara, simulan na po natin. Let's go! So yun, at unahin po natin ang pagpapropagate ng Nepenthes through stem cuttings. At para sa ating first step, kailangan po natin gawin is humanap ng Nepenthes plant na pwede nang ipropagate through stem cuttings. Let's go! Para sa ipopropagate natin na halaman through stem cuttings, mas okay kung ang makukuha natin ay yung merong mahahaba ng mga stem. Usually yung mga Nepenthes na vining, mas magandang ipropagate through stem cuttings kasi mas marami yung mapuproduce natin na halaman once na maging successful yung ating stem cuttings. Isa pa nating tatandaan ay mas okay din na yung ating ipopropagate through cuttings, mas okay na meron na siyang mga basal offshoots. Kasi yung pagpopropagate through cuttings ay meron din kaakibat na risk. So pwedeng maging successful, pwede rin namang hindi. Kaya kung merong basal offshoots, at least sigurado tayo na magtutuloy-tuloy pa rin yung pagtubo ng halaman kahit na kumuha tayo ng stem niya for propagation. Yun, and para naman sa ating second step, ang kailangan po natin gawin is i-cut yung stems into sections. Sa pagkat ng stem, i-cut natin siya sa pinakang dulo, sa pinakang ibaba ng stem na gagamitin natin for propagation. Tapos sa stem cutting kasi, yung pinakamabigat na part, pinakamedyo masakit na part, ay yung kailangan mong i-cut yung mga dahon niya. And kadalasan, yung mga dahon, merong mga pictures. And wala, kailangan nating i-give up yung mga pictures na yon para i-propagate yung halaman na gusto natin. Ang reason naman kung bakit natin kinakat yung mga dahon sa siguro halfway, kalahati ng dahon yung ititira natin, ay dahil yung cuttings natin, kapag itatanim na natin siya, wala pa siyang mga roots. So hindi niya pa kayang mag-absorb ng ganong karaming water, hindi niya masusuplayan ng tubig yung mga dahon na yon. Kaya yan, binabawasan natin yung dahon niya. Tapos atin nang i-check kung ilang sections ba yung pwede nating magawa dun sa isang stem. Pag i-divide na natin into sections yung stem, kailangan nating i-consider yung tinatawag na nodes. Bale, yung node, ito ay makikita natin dun sa pag-iita ng stem at nung dahon ng halaman. At ito yung magiging growth point ng ating propagation. Kaya sa pag-divide natin ng stem, kailangan nating i-consider kung ilang nodes ba yung kailangan natin para dun sa isang section. Ang ideal is mga isa hanggang tatlong node siguro doon sa isang section. Ngayon, anong pagkakaiba kung isang node lang or dalawang node lang or tatlong nodes yung gagawin natin doon sa isang section or doon sa isang cut natin? Kapag doon sa isang cutting natin is mayroong mga sabihin natin tatlong nodes, ibig sabihin tatlo yung posibleng maging growth point ng halaman. And mas mataas yung chance na maging successful yung cutting na yon. Yun nga lang, mas kokonting cuttings yung magagawa natin sa isang stem ng halaman na ating ipopropagate. Kapag naman isang node lang yung ating gagawin per cut or per cuttings, mas marami tayong magagawang cutting sa isang stem ng Nepenthes. Pero yun nga lamang, dahil iisa yung node niya, iisa lang din yung posibleng maging growth point. Kaya kapag iisang node lang, bumababa rin yung chance na maging successful yung stem cutting na yon. Kaya para medyo safe, nandun ako sa gitna. So kadalasan, ang ginagawa ko is mga 2 nodes per cutting. Tapos yung taas na part naman, doon sa dulong part ng stem, ang kinoconsider ko naman ay kung woody na yung part para hindi maiiwan yung soft stem doon sa pinakang taas. Dapat mayroong woody part pa rin yung stem na yon.
yung propagation through stem cutting actually is medyo painful kasi kailangan mo talagang i-cut yung mga dahon, yung halaman. Pero ang isipin na lang natin is sooner or later naman mapapalitan to ng mas marami pang specimen ng halaman na yon. And para naman po sa ating third and last na step, kailangan natin gawin is itanim na yung ating mga cuttings sa ating media na na-prepare. Let's go! So yun, ito, madaling-madali na lang to at alam kong kayang-kaya nyo na rin to. Muli, ang ating media na ginamit ay kokopit na hinaluan natin ng perlite. At sa pagtatanim ng ating mga Nepenthes cuttings, siguraduhin lang natin na matibay yung pagkakatanim natin, hindi siya gumagalaw, hindi siya umuuga. Ako ginagawa ko, naglalagay din ako ng coco fiber do sa ibabaw or feathering sphagnum moss kasi kapag tinatamaan sila ng tubig or halimbawa ng ulan, tumatalsik yung mga coco pit yung media. Natatanggal sila do sa pot. Para ma-prevent yun, naglalagay din ako ng coco fiber sa ibabaw. Pagkatapos nating itanim yung mga cuttings, atin lang diligan at maaari na natin silang ilagay sa isang lugar na hindi sila masyadong nagagalaw. Para naman sa sunlight, ang practice ko or yung ginagawa ko ay nilalagay ko sila sa isang spot na naaabot pa rin sila ng direct sunlight pero konti lang, siguro yung morning sun lang. Tapos yun, hinahayaan ko lang sila doon para hindi ko na sila ginagalaw or inaalis hanggang sa tumubo or magkadaho na sila. Yun yung time na nilalagay ko sila sa yun, mas mainit na lugar. At makalipas ang ilang buwan, ang ating mga Nepenthes cuttings ay pwede nang maging ganito yung itsura kapag naging successful yung ating propagation. Propagation through basal cuttings, step number 1, kuha na po tayo ng Nepenthes plant na pwede na nating bawasan ng basal para sa ating propagation. Let's go! Kapag meron tayong Nepenthes na mayroong dalawa o mas marami pang basal offshoots, pwede na rin natin itong ipropagate through basal cuttings naman. At para naman po sa step number 2, madali lang po, i-cut lang po natin yung basal. Mas okay kung makakat natin yung basal niya doon sa pinakang dulo. And minsan nga, kapag yung basal kinakat na natin, minsan meron na rin siyang mga roots. Tapos, tatanggalin din natin yung iba niyang mga dahon. At para naman po sa third and final step, itanim na po natin yung ating basal cutting. Let's go! Diligan lang uli natin at pwede na rin natin siyang isama doon sa iba pa nating mga cuttings. At makalipas ang ilang buwan ay magkakaroon na rin ng mga panibagong dahon at picture yung ating basal cutting. At yun, ganun lang po kasimple kung paano ako nagpo-propagate ng Nepenthes through stem cuttings at basal cuttings. Yun, maraming salamat po sa pagsama sa amin today and hopefully po marami po kayo natutunan tungkol sa pagpo-propagate ng Nepenthes through cuttings. And looking forward po na magkita-kita tayo ulit sa mga susunod pa naming mga videos. Kaya don't forget to subscribe na rin po para lagi kayong updated sa aming mga latest uploads. And once again po, this is Owel. Maraming salamat po.